nakita si Pepe. 11 taong gulang ako at nag-aaral siya sa Maynila. Bumisita siya sa aming tahanan para magmusta. Dito ka muna sa sala, maupo ka at magpalamig ka muna. Marami pong salamat, Tia. Walang anuman. Heto na po yung babasahin, Senyor. Napaka-formal mo naman, pinsan. Pumanhin, pinsan. Pepe, Pepe ang itawag mo sa akin. At bago kong makalimutan, para sa aking pinsang... Dionor, Pepe. Dionor ang pangalan ko. Maraming salamat sa regalo. Sa una naming pagkikita, doon nahulog ang loob ko sa kanya. Pepe, anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, pinsan. Napasali lang ako sa awin ng mga kaklase ko. Huwag kang mag-alala, Dionor. Hindi siya masakit. Aba, suot mo palang ibinigay kong damit. Pesko kasi siya sa katawan. May nakalimutan pala akong gawin. Aalis muna ako, pinsan. Patawad. Matyaga niya akong sinuyo. Sinulatan niya ako ng mga tula. Madalas na binisita, pinatawa, hanggang sa huli, nakamit niya ang matamis na oo. Pero hindi pala ako dapat umasa, nawala rin siya. Pepe, nakuha ko na ang pasaporte mo. Marami pong salamat, Tia. Oh, ba't parang malungkot ka? Makakapunta ka na ng Espanya? Di ba pangarap mo to? Dapat masaya ka na. Oo, Tia. Pero si Leonor, hindi ko pa masabi sa kanya na aalis ako. Umalis si Pepe nang walang paalam. Halos nadurog ang puso ko sa sakit na nadarama at halos nabaliw ako sa kaiisip kung bakit iniwan ako na walang pahintulot. Sulat po para kay Senyora Rivera. Salamat po, Senyora. Mahal kang Leonor, naway matanggap mo ang liham kong ito na sa mabuti kang kalagayan. Ngunit tinutulan ni Ina ang pagmamahala namin ni Pepe dahil ayaw niyang madamay ako sa mga ginagawa ng aking minamahal sa pagsusulat ng libro. Hanggat sa dumating si Senyor Kepeng at nagtapat siya sa kanyang nararamdaman para sa akin. Sulat po para kay Senyora Rivera. May pakiusap sana ako sa iyo, Senyora. Ano po iyon, Senyora? Na kung maaari ay lahat ng mga liham na ipinapadala kay Leonor ay sa akin may aabot at maging ang mga liham na ipinapadala niya ay nais kong makita. Meron kasing tao na sumusulat sa kanya na maaaring ikapapahamak niya. Huwag po kayong mag-aalala, Senyora. Mahal kong Pepe, ilang buwan ang lumipas at wala pa rin akong natanggap na liham mula sa iyo. Dumating dito si Senyora Katigbak at pinakukumusta mo raw ako. Sabi ko namang nasa mabuti akong kalagayan. Ngunit malungkot ang iyong mukha. May suliranin ka ba? Siya nga pala, pinakumusta din kita ni Chinggoy at nabanggit ko nasa mabuti kang kalagayan. Mas matutuwa sana ako kung ikaw mismo ang nagsulat at nangumusta sa akin. Kay bilis tumakbo ng panahon, sana sa isang taon ang nakalipas na hindi ako nakatanggap ng sulat sa iyo. At huling nakita ko ni Chinggoy sa iyo, mukha kang matamlay. Sana wala kang karamdaman. Kung kaya't hindi mo magawang lumiham, bakit hindi mo ako magawang dalawin? Mahal kong Pepe, ilang taon na hindi ako nakatanggap ng liham sa iyo. Mukha ngang totoo ang nabalitaan ko na nakalimutan mo na ako. Sinulat ko ang liham na ito upang sa iyo'y tuluyang magpaalam. Pinibigay ko na sa iyo ang iyong kalayaan. Samantala ako na may magpapakasal na kay Senyor Kepeng sa mga darating na araw. Sinunog ko ang mga liham sa harapan ng aking ina. At ang mga abo ay aking itinabi kasama ang damit na ibinigay sa akin ni Pepe nung una ko siyang makita. Patawanin mo talaga ako, anak.
Pasansya ka na at itinago ko sa iyo ang lahat ng mga liham ni Pepe. At ngayon isinunog mo na ang lahat ng mga sulat na ibinigay niya sa iyo. Isali mo na rin to.